kailangan ibalik si Jared sa kulungan. We will set you free by whatever means. Hindi yung sila papayag na tuloy na makulong si Jared at nasalong hindi sila papayag na manalo tayo. Hindi pa ho tayo pwedeng makampante hanggat hindi pa ho tayo nanalo sa kaso. Nakaready na ba yung gagamitin mo? Yes, ma'am. Nihanda ako na kaagad. Isusunog yung ospital? Huh? We will create a distraction. Bago pa mangyari yun, dapat nakahanda ka ng Jared. Kailangan nyo na hong palikasin lahat ng tao dito sa ospital. Kasi meron hong isang pasyente na balak tumakas na gustong pasabugin ang lugar na to. Tumawag na ho kayo ng polis. Palabasin mo na nga. Kailangan nyo na tumakas sa lugar na to. Kailangan natin gumawa ng paraan. May chance pa po na huwag natin gawin to. This is wrong. Go ahead. Pangitain lang ng kaibigan ninyo ang pasayahan ninyo. Miss, I'm so sorry. Alam mo namang hindi namin pwedeng paaksayahan ng panahon ng mga ganyang impormasyon. Hindi ligtas dito sa ospital na to. Umalis na kayo! Muna si Lola. Jared! Tignan nyo nga naman, oh. Napakaswerte ko talaga. Tatakas na nga kami, makakaganti pa ako. Huye. Ako mismo magbabalik sa'yo sa kulungan, ayaw ka! Ay, mamaka! Sige, lumapit ka. Sasaktan ko to. Huwag mo sasaktan ang bata! Patakasin mo ko! Hospital, naglalabasan na po ang mga pasyente, ang mga doktor at ang staff ng hospital. Ito bang sinasabi mo? May paraan para maitakas ang anak natin? Ha? Problema ka? Malaking problema! Oo! Dahil ang daming nasaktan! Ang sabi mo, tatakas lang si Jared. Pero hindi ko alam na ganito kalaking gulo ang mangyayari. Hindi ka ba kinakain ng konsyensya mo? Aanhin ko ang konsyensya kung habang buhay namang makukulong ang anak ko. This is the only way! Anak, ikaw ang may kagagawan nito. You're unbelievable pa. Pa, I don't know you anymore. Lahat po kayo, I don't know this family anymore. Kasalukuyang nasusunog ang Nicanor Manalo Hospital. Naglalabasan na po ang mga pasyente. Kuwawa naman yung mga pasyente. Ang mga doktor at ang staff ng hospital. Sa ngayon, nandito na ang bombero para matupok ang malaking apoy. Ba't nalang si Amor? Ah, hindi kaya. Si Susap! Sige lang po kayo! Sige lang po! Hello, Amor! Bakit nakita ko kayo sa TV? Nasaan si Sep? Hindi ko pa po nakikita si Sep eh! Ano nga? Nasaan si Sep? Teka lang, yung kasama nga na. Here si Sep! Si Sep! Amor! Amor!
Andun si Sep? Ampo. Ganda po. Sep! 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 Nakataka si Jared. Pero marami pang tao nangangailangan ng tulong sa loob. Sep! 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 Sagdan ho! Sagdan ho ang labasan! Bumaba kayo! Bumaba na ho kayo! Sagdan ho! Sagdan ho! Tay! Tay! Itama ho ba kayo? Dito, sumunod po kayo sa akin! Hello. Salamat. Success. Nakalabas na si Jared. Safe na siya. Thank God. Ligtas na anak natin. Nadia, hindi ka ba maghahapunan? Hinihintay ko si Jared eh. Bakit wala pa ang anak mo? Nasaan na ba siya? Ba't ang tugal niya? He's not coming home. Ano? Nasaan siya? Pupuntahan ko. Nadia, pwede ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. He's safe, and that's all you need to know. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Nanay ako ni Jared. At may karapatan akong malaman kung nasaan ang anak ko, Javier! Nadia, calm down. Mas mabuting hindi mo alam. At kung may magtanong sa'yo, sabihin mo, wala kayong alam. Okay? Halika na, kumain na tayo. Don't worry. Naayos ko na ang lahat. Thanks, Francine. But are you sure pwede na kumalis bukas? Of course. Nabayaran ko na ang dapat bayaran. Wala nang haharang sa'yo. So, happy trip. Sumabog. Sa totoo lang may nagsabi na sa amin na mangyayari to. Pero hindi ako naniwala eh. Pinapalabas niya kami kanina eh. Hanggang sa'yo, nangyari na nga. At sino po ba itong nagbigay ng babala sa inyo? Meron lalaki, isang lalaki nagsabi sa amin. Ayan na si Sep! Yan yan siya! Siya yung nag-warning sa amin siya! Sep! Basta lang. Paano mo nalaman na magkakaroon ng pagsabog? May nagsabi ba sa'yo? Nakita ko po sa pangitain ko. Pangitain? Ano yan? Parang psychic powers? Ano yun? Nahulaan mo lang? Wala po. Basta.
Nakita ko lang po na nasusunog yung ospital, kaya po nagpunta ako dito. Ma, siya po yung tumulong sa akin. Niligtas niya po ako. Maraming salamat. Napaligtas mo sa anak ko. Wala po nga naman. Nasaktan ka ba? Okay na, okay po, kuya. Sige, maraming salamat po. Umihin na kayo. Sige po. Sige po. Nakakatawa ka talaga. Hindi adang kapansanan mo para makatulong sa iba. Maraming salamat po, pero hindi po yan ang pinunta ko dito. Si Jared Marcelino. Nakatakas siya. Siya ang may pakana ng pagsabog ng ospital. Kaya sa mga nanonood ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo na sana mahanap natin siya agad. Maraming salamat po. Ano ang hindi mo rin po niya para gawin niya? Ano rin pati po niya para gawin niya? Alam mo ba yun? Ayan na nga yung anak mo, nakaligtas. Nasa harap mo na. Ano pa ba? Tama na. Oo nga, Lingstro. Ang dami kayang naligtas na tao ni Sep. Oo, tas sikat na sikat po nga yan kanina eh. Ang dami nag-i-interview sa akin. Interview? Apo, nag-interview sa'yo? Yung Mr. Divisoria Sasmo, dala mo? Nah. Naku, sabi ko na nga ba, hindi mo ako sinusunod eh. Eh na, hindi naman yun yung issue dito eh. Muntik na naman mapahamak tong si Sep. Oo nga. Pero ayan naman si Sep, hindi naman na ano, ligtas naman yung anak mo. Hindi ka ba proud? Proud po. Nag-alala lang kasi talaga ako eh. Nay, hindi to naman na ho ako eh. Wala naman nangyari sa akin. Wala kang magalit. Eh, apo, bakit ganyan? Sikat ka. Ang dami natuwa sa'yo. Ang dami mong nailigtas. Bakit malungkot ka? Nakatakas pa rin po si Jared. Si Jared Marcelino, nakatakas siya. Siya ang may pakana ng pagsabog ng ospital. Kaya sa mga nanonood ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo na sana mahanap natin siya agad. Kawawa naman ang apo ko. Lola, kahit po na against ako dun sa pagtakas ni Kuya, ayoko pa naman din po na may mangyaring masama sa kanya. Kapal talaga ng mukha ng Sep na yan. Kita mo na. Kita niya na kung gaano kasama ang ugari ng Sep na yan. Hindi talaga siya titigil hanggat di niya nagdidiin si Jared. Javier, gusto ko makita ang anak natin. Gusto ko malaman kung ano nang lagay niya. Nasaan ba talaga siya? Ha? Hintayin mo na siyang tumawag sa iyo. Bakit pa ayaw mo sabihin sa akin kung nasa ng anak natin? Dahil palabas na siya ng bansa. Ah, paano mo nalaman na magkakaroon ng pagsabog? May nagsabi ba sa'yo? Nakita ko po sa pangitain ko. Ang galing pala talaga ni Sip, ano? Ano yan? Oo nga, no? Alam ko dati, paano ipakit lang siya bilang Mr. Divisoria? May pawis pala? Wala po, basta. Nakita ko lang po na nasusunog yung ospital, kaya po nagpunta ako dito. Father! Palamig muna po kayo. O, sige. Tamang-tama. Ano bang meron? O, Father, oh, si Sep po. Sikat na. Ba? Oo nga, no? Sana'y magsilbi siyang inspirasyon sa marami. Uy, uy! Tingnan mo to. Tingnan mo. Tawa ko talaga. Hindi at lang. Ang cute talaga ni Mr. Divisoria. At ang bait-bait pa. Akin na lang si Sep. Sana makita niya na rin yung future namin. Ano ka ba, be? Paubayo mo na sa akin. Mas bagay kami. Paano mo nalaman na lalo kami ng news, no? Yun! May powers niya talaga si Sep, no? Diba nga? Eh, di ba nga itong si Tenten tsaka yung anak si Jelly na tulungan ni Sep? Di ba yung nawala yung bata, nalaman ni Sep kung nasaan? Galing, no? Alam mo, mga tol, totoo talaga yan. Tsaka, malaki ang utang na loob namin dyan kasi kami dalawa ni Jelly. Alam mo, di dahil sa kanya, di namin nahanap si Jelly. Di natin nahanap si Jelly. Okay, iyak. Huwag kayo iyak. Okay, iyak. Dito lang kami. Diyan ka lang. Ay, mag-iyak. Ano, naalala ko lang. Ano na natin to? Sep, oh, galing, oh. Pogi, no? Pogi ni Sep dyan, no? Parang artista. Siyempre. Pares kami may dimple. Talaga? Sep, napanood ko yung video mo, ha? Sumisikat ka.
Attorney. Copy ka muna, oh. Ay, salamat po, salamat po. Attorney, ano na ang mangyayari sa kaso ni Jared? Madidelay na naman ho ba? Kasi nakatakas siya. I have good news and bad news, Sep. Ang good news eh, lalong bibigat ang kaso niya dahil sa pagtakas niya. Ang bad news naman... Ang bad news, oh, kahit gaano pa karaming kaso ang ipatong natin sa kanya hanggat nakatakas siya, wala ho tayong makukuha ang hustisya. Tama ho ba? Apo, naghahanap naman yung mga pulis. Hindi naman sila tumitigil. Oo naman, Nak. Eh, huwag ka na mainis. Makukuha din naman natin yung hustisya sa pambubugbog sa'yo eh. Wala naman ako dun, Nay. Kaya ako lang naman ginagawa lahat ng to para pagbayaran ni Jared lahat ng mga kasalanan ng ginawa niya. Lalong-lalo yung ginawa niya kay Faith. Nak! Attorney, pasensya lang muna po si Seb, ha? Sir, pasensya na talaga at hindi namin alam kung saan si Jared. We can't contact him. We can't reach him. Di ba, Nadia? Ang totoo po, nag-aalala kami para sa anak namin. Hindi na namin alam kung ano nangyari sa kanya pagkatapos ng sulo. Narinig niyo, asawa ko. Pare-pareho tayong walang alam. Kaya sana magtulungan na lang tayo sa halip na magpapapaniwala kayo sa mga pinagsasabi ng sect na yan. Pero hindi pwede, anak. Bakit? Nandito ang mga pulis. Shhh! Siguro tama ang papa mo. Magkano muna umuwi, anak? Basta ang importante sa akin. Ligtas ka, ha? Yun ang importante sa akin. Magkaroon ng pangitain, tinagurian siyang man with the gift ayun, sa social media. Bukod dito, nagawa rin ni Mr. Apostol na iligtas sa mga taong nanganib ang buhay sa nangyaring sunog sa Nicanor Manalo Memorial Hospital. Totoo nga bang psychic siya? Isa nga ba itong himala? Isa! Man with the gift! Iba yun ah! Sep, wait ka lang. Kasi i-interviewin ka niya sa TV. Basta, Sep, pag in-interview ka, sabihin mo ano ka, tropang Eprot. Oo. Oh. Ayot, tsaka huwag mo nga kalimutan, ha? Huwag mo kalimutan sabihin na magkaibigan tayo since birth. Lalo tayong dalawa. Hoy, since birth, huwag kayong ano, kaming tatlo yung magkakasama mula magkabata. Tama na, tigil yun na yan. Ngayon, lalo ka na. Parang dapat magpagupid ka na nga, no? Ready ka.
Yan tayo eh. Ano na ng konti, umari ba ulit? Hindi, kaya lang naman ako nagpa-interview kasi gusto ko talagang isiwalat yung mga pinaggagawa ng Jared na yun. Tsaka alam niyo naman na hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan hustisya yung pagkamatay ni Faith, di ba? Tama. Javier. Javier, bakit hindi sinasagot ni Jared ang mga tawag ko? Ha? Wala ka na din. Javier, bakit ka ba hindi pwedeng malaman kung saan bansa pupunta si Jared? Ha? Saan mo ba talaga siya pagtataguin? Nadia, pwede ba? Mas makakabuti sa kanya at sa inyo rin na hindi niyo alam kung nasan siya. Paano ka nakakasigura na ligtas ang anak natin, ha? Hindi mapapanatag ang loob ko kapag hindi ko nalaman kung nasan siya hanggat hindi niya ako tinatawagan. Javier! Okay, fine! Once it's settled, isasama ko ipapunta doon. Okay? Si Jared Marcelino. Nakatakas siya. Saan may pakanan ng pagsabog ng ospital? Kaya sa mga nanonood ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo na sana mahanap natin siya agad. Naka-ready na ho yung private jet na sasakyan niyo. Salamat po. Pwede na kayong mag-board pagdating sa private terminal. Alam mo ba to? Nagpa-interview si Sep. Ha? Tarantado ka, ba't di mo sa akin sinasabi? Hindi po pwede to. No. Talagang hindi titigil yung Sep na yan hanggat sa hindi ako nasisira. Hindi po pwede na siya yung bida dito. At ako yung bababak sa kanya. Ibalik mo yung sasakyan. Sir? Sabi ko, ibalik mo yung sasakyan! Pero sir, utos ni Sir Javier, idiretso ka namin sa private terminal. No! Gusto ko makaganti kay Sep. Baka mapahama ko kayo. Isa pa, delikado ko kayo sa mga pulis ngayon. Kapag may ginawa kayo sa Sep na yan, panigurado kayo ang pagbibintangan. Sumasagot ka ba sa akin, ha? Mas marunong ka sa akin! Ha? Wala akong pakialam! Gusto kong gumanti dyan sa Sep na yan. Tsaka ba't ako mag-iiba? Ba't yung mga action ko mag-a-adjust para dyan sa Sep na yan? Dapat ako yung nasusunod! Dapat siya yung nag-a-adjust! Dapat ako yung nagdidikta ng lahat-lahat! Ibuwelta niyo yung sakyan! Pero sir... Ibuwelta mo! Sige kaya, ibuwelta niyo na po. Buwelta, sabi! Magpapapicture lang po kami kay Sef. Kay Sef po? Kay Sef po? Eh, bakit niyo gusto magpapicture sa anak ko? Eh, kasi po, sobrang sikat na po yan si Sef. Opo, eto nga po, nasa Jaju siya. At viral na din siya sa social media. Sandali lang. Ay! Pasok kayo! Tama ako sa iyo kasama, Lola. Sita na! Halika na! Nay, ano ba yan? Gusto niyo kunin? Halika na! Hindi! Nay! Kinukunsin lang yan. Sige, picture na kayo. Siyempre, asan? Ayan. Thank you po!